Okay, naka-HDMI pala siya. Okay. Check natin sa source. Punta tayo sa TV. Okay. Okay, so lagyan natin siya ng input. Okay guys, linagyan ko na siya ng antenna. So check natin yung channel. Okay guys, nilagyan ko ng input sa channel. So yan ang lumabas guys. Okay guys, bubuksan natin. Check natin kung anong problema. Okay guys, tatanggalin ko muna itong cover sa tikon para makapag-voltage check tayo. Check natin yung mga boltahe dito sa tikon. Okay guys, natanggal ko na yung cover ng tikon. So, inalis ko na rin yung speaker. So, ngayon guys, check natin kung may mga boltahe siya dito sa tikon. Kung kumpleto siya, okay? So, ipa-plug in ko. Ayan guys, naka-plug in na. So, check natin sa pamamagitan nitong tester. Check natin yung BN. Ayan guys, mayroon 12.15. Okay, check natin dito sa fuse. Ayan, mayroon din 12.15. So, okay siya. Check natin yung BGH. Ito guys, yung BGH. Ayan guys, merong 30.33 BGL. Ayan guys, merong negative 9.6. Okay, so ibig sabihin guys, gumagana ng normal yung DC to DC. So guys, subukan natin na maglagay ng tape. Check natin kung may pag-asang ma-repair sa pamamagitan ng tape. So gagawin ko muna guys, iahang ko muna itong isang ribbon. Tingnan natin kung ano lalabas sa display. Okay, so tanggalin ko muna yung power. Okay, ayan guys, tinanggal ko yung sa right side. Okay, check natin kung anong lalabas. Ayan guys, oh, may bar lines pa rin siya din sa dito sa left side, oh. Ayan, oh, nagpi-flicker siya, oh. Ayan, oh. Okay. So, ibabalik natin ito at lilipat tayo sa left. Ayan guys, natanggal ko na yung isa, yung sa left. So, ipa-plug in natin ulit at itingnan natin. So, ayan guys, ang lumabas. Walang pagbabago. Nag-flicker pa rin, tapos maitim yung kabila. Subukan natin guys, mag-tape.
ng i-block natin yung mga signals. Okay guys, nag-tape ako ng 12 pins sa LED. Check natin kung may pagbabago. Ayan, may vertical bars pa rin. Okay. So, ang gagawin natin guys, hanapin na lang natin yung swapping voltage dito. Okay guys, dahil hindi makuha sa tip method, dito ko ginawa. So bali guys, tinanggal ko itong apat na resistor. Yan. Kaso, ibinalik ko siya kasi wala rin pagbabago. Yan o. Yung D24 saka D23. LC1, LC2 ito. Ito yung swapping voltage. So guys, lumipat ako dito sa kabila. Dito ako nagtanggal ng resistor. Ayan guys. Ayan, tinanggal ko. Binaba ko siya. Ayan o. Nakakonek yan dito sa terminal na ito. Ngayon, hindi ko siya inano kasi magamit pa natin to. Binaba ko lang siya. Tapos dito yung dalawa rin dito. Kaso nalaglagan ako ng isang resistor, hindi ko na makita. So yan, ibinalik ko na lang yung isa. So ito guys, ang number nito ay... ito ay LC102 saka LC101. Dito sa kabila, yan, LC202, LC201. Okay? So ngayon, itatry natin kung titino na siya. Kasi lahat na ng ginawa ko dito sa tikon, walang, hindi umubra. Hindi talaga siya magtino. Okay? So, subukan na natin guys, testing. Dahil natanggalan natin yung apat na resistor, baka may pagbabago na kasi dito ibinalik ko ito guys. Oh. Binalik ko yung apat kasi nung kinalas ko yun, tinanggal ko yung apat na yan resistor, wala rin pagbabago. Swapping voltage din yan guys. Okay, so ipa-plug in natin, titingnan natin kung ano ang resulta. Ayan, naka-plug in na siya. Okay. Okay, power on ko. Ayan. Ayan, may backlight na guys. Ayan. So, titingnan natin guys kung ano ang resulta. Ayan. Tingnan natin ang... ayan guys. Okay. Nakuha natin sa kabila. Okay, oh, normal na siya guys, oh. So, okay na ito guys. At obserbahan ko pa rin ito. Okay. Tatakpan ko lang muna tapos titestingin natin ng mga ilang oras para malaman natin kung wala nang problema. Kung bago ka pa lang guys sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell. Then paki-share na rin at comment down below. Okay? Okay guys, ibabalik na natin yung speaker tsaka yung cover.
Ayan. So, ipa-plug-in natin. Tingnan natin. Okay. Gamitin natin yung remote. Ayan guys, oh. Normal na siya guys, oh. Okay. So guys, maraming salamat sa inyong panonood.